Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa kinakaharap na kaso ni Bong ay grabe naman ang kalungkutan na naramdaman ni Tanya dahil nagsasabi raw ng katotohanan ang kanyang asawa. Kaya ang ginawa ni Tanya ay lumapit ito at nagpatulong kay Senador Rafi Tulfo para na rin magkaroon ng hustisya ang pagkakakulong ni Bong ngayon sa NBI. Ipinakita ni Tanya kay Senador Rafi Tulfo ang CCTV footage na hawak ng kanilang kampo. Upang agad itong masuri at ayon kay Rafi Tulfo ay hindi tugma ang mga sinabi ni Dines Cornejo at Cedric Lee. At alam daw ni Tanya na si Bong ang nagsasabi ng totoo dahil hindi insaktong oras ang mga pinagsasabi ni Cedric Lee. Humiling naman ang kampo ni Bong na sana ay ma-approve ang bill ng aktor upang makalabas ito at pansamantala ay makabalik na sa H Showtime. Kinwestiyon rin ng kampo nila Cedric Lee ang NBI kung bakit nakaditindi sa ngayon si Bong sa NBI. Dahil ang katulad daw niyang serial liar ay dapat nakakulong sa ordinaryong kulungan sa Taguig City Jail. Ngunit dahil na rin ma-impluensya si Bong ay minabuti na ng NBI na maproteksyon ang ato, lalo pa ngayong magkakaroon pa ng hearing patungkol sa kaso ni Navarro. Umani naman ang mga batiko sa Cedric Lee dahil sa pagtawag niya kay Bong Navarro ng Serial R. At ayon sa mga netizens na hindi matatawag si Bong na ganoon dahil lang ba sa pag-akusa sa kanya ni Dines Cornejo. Sa kabilang banda sa 8 Showtime ay nagparinig si Vice na matatawag raw ba ang kanilang kaibigan na ganoon kung ang Dines Laurel ay umalis sa kanyang kondo. At dito na po nagtatapos ang ating showbiz update. Muli, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, share and hit the notification bell para lagi tayong updated.